Hello guys, welcome back po sa akin channel. Meron na naman tayong sample way. Wow. Referring replace LCD ng A16. Ayun po mga kamaster, naglining po siya. Naupuan daw to ng customer. Ang sabi niya ay baka pwede pa daw magawa. Ay sabi ko ay hindi na pwede, ay kailangan talagang i-replace yung LCD. Ayun po, try natin baklasin yung pinaka likod. Ayan, try natin palitan. Buti meron tayong stock. Wow. Sa mga gusto ko lang magpagawa ng LCD, please comment, please sa ating comment section. Pwede niyo kayo mag-message at comment. Dito lang po kami sa Pure Gold Taguig Tuktukan sa 3rd floor. Ayan po. Message lang po kayo at pwede po tayong pick up kung saan dito sa ano lang tayo, Taguig area lang po, pwede po tayong for pick up, pwede po tayong LBC, pwede po kayong mag-LBC, ayun po. Ayan, meron na tayong stock na LCD, try natin i-replace. Ayan mga kamaster, Try natin baklasin yung screw. First time pa daw itong nagawa, sabi ni customer ay bigla lang daw po itong nag-lining. Ay ilang bang pa lang daw itong nagamit, ay talagang ganun talaga ang mangyayari sa LCD kapag naipit. Kaya ingat-ingat po tayo kasi medyo may kamahalan yung LCD natin. Ayun po. Ayan mga kamaster, tanggal na yung tornilyo at tanggalin na natin yung pinaka center case. Ayan. Sana ay hindi defective yung LCD natin kasi nag-iisa lang i-stock natin mga kamaster, at sana ay may success. Ayan mga kamaster, tanggalin na natin yung center case. Ayan po yung kailangan natin ingatan, yung pinaka ayan, fingerprint. Ayan po. Fingerprint. Ayan, tanggalin na natin yung battery mga kamaster. Ayan po yung panghila natin mga kamaster. Medyo matigas. Ayan. Ayan lang po yung pagtanggal sa battery, at ay bawal po yan tusukin sa ilalim, ay baka po sumabog. Ayan po talaga yung panghila niya mga kamaster. Ayan, medyo matigas. Ayan, okay na. Success. Ganun lang pang pagtanggal ng battery. Huwag po natin sungkitin. Delikado po yan. Ayan, mga kamaster. Tanggalin na natin yung LCD. Ayan, basagin na natin kasi basag din naman to. At may lining na. At kailangan na talaga siyang palitan. Ayan, mga kamaster. Ayan, tanggal na mga kamaster, at try natin yung brand new natin LCD. Ayan po. Ayan. Yes! Wow! Ayan mga kamaster, wow. Okay na, success yung LCD, at sana ay goods yung touch nito, at sana ay maging success. Ayan, okay na.
Plat na plat yung LCD. Ayan, try na natin ibalik yung pinaka center case. Ayan. Ayan, okay na mga master. Soft touch. Ayan, okay yung display. Wow. Ayan, napakalinaw. Ayan, balik na natin mga master. Ayan mga masters. Ayan, ganyan po ang paglagay sa center case. Kaya nga kailangan huwag natin isabay sa LCD para sip po yung pinaka LCD natin, kasi manipis lang po yan. Pag diniin mo po yan nakasama LCD ay pwede po yan mabasag. Yes! Yan po yung pinaka basic technique natin sa paglagay ng LCD. Huwag natin isasabay sa center case. Ayan. Sarado na natin mga master. Ayan, okay na mga master. Soft touch. Ayan, tatry natin sa wifi kung okay yung signal. At para hindi na tayo pa ulit to balik-balik. Ayan po. Ayan, okay. May signal yung ano. Try natin sa YouTube kung success yung signal, kung hindi mamamatay. Ayan, okay mga master, success. Ayan po, okay. Yes! Wow! Yan mga master, try na natin isa, dikit na natin, lagyan na natin ng BC-1000, ganyan po ang paglagay sa BC-1000. Yes! Mga master. Wow! Huwag po sobra at sakto lang talaga yung paglalagay para hindi siya masyadong madikit, at saka bawal po yan madamihan kasi papasok sa LCD. Ayan po. Ayan po yung pagtiknik sa paglagay ng LCD. Ayan mga kamaster, ayan mga kamaster, lalagyan po natin yan ng iskas tip dyan sa baba para sip yung pinaka display. Ayan po yung pinaka basic technique. Ayan mga kamaster. Wow. Lagay na natin. Ayan, plat na plat yung LCD. Natin yung air cleaner para pasala po yan ng alikabok. Yan, okay na mga master, plat na plat yung LCD. Yan, okay na mga master, hanggang dito lang. See you next video tutorial tayo, at please subscribe sa akin channel at TG Pound TV Vlog. Yan po. Yan, okay na mga master, success. Soft touch yung LCD. See you next video tayo. Yes!